hindi raw po kayo mananalo sa casino. Do I go to casino? Yes. Saan yan? Yung mga hotel. Ang hotel, oh, may casino. But it doesn't mean you're playing in the casino. Oh, pero ngayon, oh, para lang mapapanatag ang ating mga kababayan, hanggat maaari, nisilip, nidungaw, hindi natin ginagawa. Awa ng Diyos. Okay, marami pa po tayong tatanungin sa ating pagbabalik. Ang paninindigan ni Manila Mayor Isko Moreno sa may init na issue sa bansa at ang kanyang mga plano sakaling maging Pangulo. Huwag po kayong bibitiw, mga kapuso. Sama-sama tayo dito lamang sa Ikaw na Ba? The Presidential Interview Live! Bueno, yan po yung ilang bahagi ng interview ni presidential aspirant Isko Moreno, ano ho, at hindi daw siya nag-addict, hindi daw siya nag-tumikim, ano, ang gusto ko lang sanang na maliwanagan yung katulad ng Build More Hospitals, sinundan ho yun ng anong masasabi patungkol doon sa droga, alam ho ninyo, ang dami na hong addict sa Pilipinas eh. Pero sa mga presidential balls, wala pang nagsabi na magtatayo siya o magpapalaganap siya ng rehabilitation centers. Ano, natanong ko yan dahil presidente tayo ng isang samahan kung paano natin isasalba yung mga nalululun sa pinagbabawal na gamot. Ano, kailangan dyan sa pagbibuild ng hospitals kasama yung mga rehabilitation center, and at the same time ang kakulangan po ng improvement ng ating healthcare program ay maraming hospital, ang tanong eh, kompleto ba sila sa equipment? Ayan, ha? May mga hospital tinuturo pa yung pasyente para magpa-laboratorio sa mga pribadong sektor. Napakamahal po ng mga pag-blood test. Ako nga lang, nung Sabado, nung Biyernes ba yun? Di ba, nag-absent ako. Meron po ako every 3 months na lab test. Ano? Laboratory test. Mahigit 2,500 plus yung lab test ko. Meron pa akong hindi doon na ipatest kasi nagalit ako doon sa nag-test akin, ano, dahil 2 beses akong tinurukan hindi marunong mag-shoot doon sa ugat. Meron tayo mga pangangailangan katulad ng mga pang yan, sa mga meron pong mga diabetes, kinakailangan. Diba, meron yung nagsasali ng dugo. Marami tayong hospital, wala niyan. Ha? Marami tayong mga medical equipment. Nagtayo ka nga ng hospital, wala ka namang medical equipment. Tapos, yung doktor mo, libre nga konsultasyon. Katunayan, nilagdaan na nga ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ha? Noong February 20, yung universal healthcare bill, ito nga ho yung laman . Lahat ng Pilipino ay automatiko ng miyembro ng PhilHealth. Ha? Magiging libre na, ha? Daw, yan ha. Pero meron malaking tanong dito kasi may loopholes yung universal healthcare. Sabi, magiging libre na o malaking mababawas sa mga hospital at medical bills, gamot at iba pa. Bakit may malaking mababawas? Dapat kung libre. Hindi ho ba? Di balik sistema na naman tayo yung ginagawa ng PhilHealth tsaka ng hospital. Yung hospital bills, ipapataw sa PhilHealth. Pero yung doctor's fee and medicine, dun sa mga pasyente. Ito pa yung nilalaman. Automatic kahit hindi mag-apply. Di ba? Dapat pag-apply natin ang mamamayan. Ha? Health bill. Konsultasyon. Okay. 106 million ang
makikinabang daw o maabot ng healthcare, agad isasama na sa national health insurance. Okay po yun. Mga nagdala nito sa Malacanang, sila Tito Sen, si Tito Soto, si Win Gatsalian, yung si Mig Sobiri, kaharap din do si Medal Dea. Ang magiging problema po natin dito, yung IRR, yung Implementing Rules and Regulation. And at the same time, every October to November, pinag-uusapan po sa Senado at Kongreso yung budget for the susunod na taon. Eh dapat mapaglalaanan ng karampatang budget yung mga health, yung mga medical equipment, para wala na, hindi na lalabas. Di ba? Carlo Crisologo, good morning. Si Gabi Lachama Sarto Jr. Sir, good morning. Bulok talaga ang healthcare system sa Pinas compare sa ibang bansa. Totoo. Eh, paano nga eh? May healthcare, katulad nito nilagdaan. May universal healthcare bill. Ano? Eh, ang question ko dito, magiging libre daw, di ba? Tapos, malaking mababawas. Ano yung malaking mababawas? Eh, ang malaking dapat hindi mabawas dyan eh, yung doctor's fee. Hindi ho ba? Yon, isa sa mga dapat liwanagin yan. Eh, sinabi mo, automatic daw kahit na hindi mag-apply. Eh, buti kung may listahan tayo. Eh, yun lamang pagre-rehistro natin ng mga yung ID system natin, hindi nga maiayos-ayos ng gobyerno. Paano mo pa ma-identify? Diba? Kaya kinakailangan yung pag-ukit ng implementing rules and regulation dapat pulido. No? Bueno, ipagpatuloy natin yung bahagyang interview kay Isko Moreno. At pakinggan natin, ito po. Dire-diretso naman itong pandemya na ito at medyo matatagalan pa rin po tayo. Ano po ang inyong gagawin? Marami pong nawalan ng trabaho, bumagal po ang takbo ng ekonomiya. Ano po plano nyo dyan, Mayor? As a general approach of our country's direction, if elected, dalawang bagay lamang. No? I'll focus on life and livelihood. Sabihin, we can learn to live with COVID-19 and go back to work safely. So, ang gagawin po natin, pangangalagaan natin yung buhay by reinforcing our health sector or healthcare ability to address yung mga magkakasakit. No? Ibig sabihin, mabuhay ang tao by acquiring, katulad ng ginawa namin sa Maynila, bumili. Hello, Mayor? Talpirapir, paricetinib, ng mga gamot na kilala sa mundo na meron sa Maynila. Pagtatatag ng mga ospital para yung mga magkakasakit, dalawang uri ng approach. Ampul care, si Mayor Isko Moreno po ang sasalitan ng kaibigan. Then, acquisition ng mga pulmonary equipment para sa public hospital na ginawa rin natin sa Maynila or proper care. Ibig sabihin, praga, ikaw ay asymptomatic mild, ample care. Pagka ikaw ay moderate to severe critical, proper care sa ospital. Then, habang tinutugunan natin, hinanda natin yung ating bansa at ang ating mamamayan, ng tao na panatagal loob niya na meron siyang matatakbuang ospital kapag siya ay magkakasakit. Katulad na naiulat sa inyo kanina, nanonood ako sa news nyo kanina, we grew by 200% yung death statistics natin. At nakalagay doon, marami nang namatay sa COVID at mga iba pang sakit. So we must continue fighting against this pandemic by treating it as an endemic. Paano po yun? Bubuksan natin ang ekonomiya in such a way
ang mga mahigpit na regulasyon ay luluwagan na natin. Kasi ang gusto ko, magbukas na muli ang negosyo at na magkaroon ng trabaho ang tao. At uminog na ulit yung ekonomiya, yung transaksyon, o what we call velocity of money. No? Marami natutulog na pera sa bangko, ang tao. Marami nasira ang negosyo dahil medyo tumukod sa gastusin to maintain their business under their circumstances. Marami na wala ng trabaho, maraming underpaid na trabaho. Because they're just trying to survive the business. So for whatever purpose it may serve, we must open our economy. We must open our business, lighten up the regulation, treat this as an endemic. Mayor? Parang flu. Parang flu, Melo and Cathy, na kaya naman natin itong labanan. Basta handa lamang tayo. So life and livelihood in the next 2 years, ayun ang pagtutunan natin ng bansa. Mayor, pag-usapan naman po natin yung problema sa korupsyon. Kung kayo na ang magiging susunod na pangulo, paano niyo po ito susolusyonan? Yung korupsyon, talagang kalabanin kung laway lamang ang gagamitin natin. Now, what we're gonna do, Cathy, is we are going to adapt to a particular system existing in the world and technology in government transaction. One, you are now addressing the ease of doing business or paying your taxes with comfort para sa iyong taxpayer. At the same time, no, na kukuha mo ng tama, sapat, at wala, at unti-unting nawawala yung diskresyon. You know, if I may share it to you, my professor in Boston said, the only way to solve corruption is to limit human discretion in government transaction. So, with that principle taught to me by my teacher, I adapted in the city of Manila. Modesty aside, this is scalable. As you all know, if you want to pay your taxes or duties or business, if you want to open business in Manila, you can go online. Now, paano yan sa national scale? O, katulad ng mga tanong nyo kanina, no? Ay, madali po yan. For example, customs. Ang mga enterprise agency o mga kumikitang ahensya ng gobyerno o mga income generating bureau. No? We have to adapt to existing technology. And ang good news, Cathy and Melo, hindi siya bago. Existing na siya. All we have to do is to put direction, right perspective, right mindset of a leader towards a better system for the people and for us to collect properly so that we will not resort to raising taxes and so on and so forth. Pahirap. Maging epesyente na lamang tayong kumolekta at maging masino at mainam sa paggastos. Yo, okay. Mayor, isa daw sa pwedeng gamitin natin. At nandiyan naman na ito, ano? Yung SALN, kung tawagin, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kayo ba, pag naging pangulo kayo, pati mga kasama nyo, handa ba kayo, kahit hindi ho hinihiling, na ilahad po kung ano po ang nilalaman ng SALN nyo, Mayor? Opo, bakit naman po hindi? Lalo naman. Eh, sinabi ko nga sa inyo, ngayon kundi takot tinanong ni Jessica Soho, hindi nyo malalaman na nagtapat ako sa gobyerno. Nagtapat ako sa taong bayan, even without me saying, walang nagsasabi, walang nagpapayo, o walang nagtutula. And we will, of course. Mapapanatag ko lang tayo, Sophie. Ano po ang posisyon na naman sa usapin ng death penalty, Mayor? Ano? Alam mo, unang-una, siguro matanong natin sa ating sarili. Ito, kung nasagot natin in a positive way, baka pwede nyo nang pag-isipan yan yung in the future. But for now, ito tanungin natin. Ilan ang nakakulong ngayon na tunay na walang kasalanan? Yung ika'y pagkaitan ng isang araw na laya, napakasaklap noon. Mano pa, ika'y pagkaitan na mamuhay o mabuhay dala ng pagkakamali ng pagsisintensya, pagsisiyasat, pag-aakusa sa iyo. Sa akin, ang buhay ay buhay. Ang bawat buhay ay mahalaga. Sanggol sa sinapupunan,
banal, tao, normal, maayos, matino, mahirap, middle class, mayaman, pantay-pantay ang halaga ng buhay. So, ako po, more than the problems of the death penalty, I think what matter most is ano ang makakain ng mga tao bukas sa susunod na linggo, anong trabaho meron siya sa mga darating na araw, dahil itong pandemyang ito, patuloy tayo. Bueno, ayan po ang ilang bahagi ng interview kay Isko Moreno. Doon sa patungkol po doon sa corruption, ang gusto niya online. Tama po, less human intervention, no? Less corrupt. Pero ang problema, tao rin ang may gawa ng computer. Yan. Baka mamaya magaya tayo doon sa video at sa mga ilang bangko na bangko na ho yan. Nahahak pa. Ano ho? Doon sa sell-in, okay yan. Yung sa death penalty. Pero diyan sa kulungan, dapat po i-develop ng ating gobyerno. Ano ho? Good morning, Hanilet Piñas Cosas. Good morning, Kathleen Rose Cariño. Magandang umaga sa inyo. At kay Gabby Laksamana, kay Carlo Crisologo. Yung kanina, pakiulit po kasi nawala ko sa air. Nabura, pakiulit po, para mabati ko po kayo. Ano? So, ngayon, makakapili na tayo. Ha? Kasunod niyan. If I'm not mistaken, if not tomorrow, on the other day, ang isasalang na daw si BBM, si Bongbong Marcos. Ano, sana sumalang na si BBM dyan sa talakayan na yan. At nawa, maging totoo ang Channel 7 doon o sa itong DCBB sa interview. Hindi ho yung puro negative. Ano ho, para maging parehas. Kasi ako naniniwala ko eh. Sa eleksyon, ang dapat natin sabihin sa mamamayan, ano ang kaya mong gawain. Hindi ba, Madam Cariño, Ginoong Laksamana Sarto o Carlo Crisologo. Ang importante ho yun eh. Oh, ano yung platform of government mo? Meron ka bang blueprint? Baka mamaya sinasabi mo lang yan, pero pagka naging presidente ka, hindi mo na magagawa. And hopefully, doon sa tanong na nagsusugal ka ba, Mayor Isko Moreno, sana hindi ka na magsugal. Kasi pag nagsugal ka pa, isusumpa ka namin. No? Kung mananalo ka, yun ang importante doon. Ano? So, si Lenny Robredo, si Manny Pacquiao, si Lacson, sana po tantanan na ho ninyo, lalo-lalo na yung mga vice presidential ninyo, yung katulad ni Lito at Yensa, kita mo natanong katuloy, na-involve ka ba sa ganitong korupsyon? Pagka hindi pa nakukumbik, ano ho, wag nating dinudurog ng ganon. Kasi hindi ko nakikitaan ng parehas eh. Ha? Pagka ganon ang takbo ng politika. Di ho ba? Ikatduktong dyan, dapat pagtuunan din ng gobyerno natin. Hindi lamang yung pandemya. No? Pagtuunan, paano ba makukontrol itong walang humpay na pagtaas ng mga presyo? Ha? Grabe. Ha? Pagtuunan din itong mga nagtotrol sa ating sistema ng online, ano, diyan sa computer. Ha? Meron kasi ako isang inihanda eh. Ha? Yung katotohanan ang gusto natin pag-usapan, ano? Kasi sinasabi ng nakararami, ano, mandarambong si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Di ba? Sinasabi, marami na yan eh. 30 years, 35 years yata.
kaliwat kanan, wala na hong kamatayan eh. Hanilet Piñas Cosas.